Sa ilang araw na pagsasagawa ng search and rescue ng pinagsamang puwersa ng US at Canada para matuntun ng nawawalang submarine Titan, nagbigay na ng latest update si Rear Admiral John Moger sa bagong findings mula sa ROV operations. Nga palang ROV o remotely operated vehicle ay isang deep sea robot na siyang ginagamit at inilulubog sa pinakailalim ng dagat para hanapin ang nawawalang submarine Titan. Nakonekta ito ng kable at kinukontrol sa loob ng barko. Ayon kay Rear Admiral John Moger, ang ROV ay may nadiskubring debris mula sa submarine Titan. Nakita ang pinakabuntot ng Titan sa seafloor malapit sa kinaroroonan ng lumubog na barkong Titanic. Bukod doon, may natagpuan din ng ROV na iba pang mga debris malapit doon. At dito na pag-alaman na ang mga debris na nakita ay piraso ng pressure chamber na nagpapakita na matindi ang naging pagsabog nito. Kaya nung nakita raw nila ito, agad nilang kinontak ang mga pamilya ng mga taong nasa loob ng Titan tungkol sa natagpuang mga debris. At dito na nagpatid ng lubos ng paikiramay ang US Coast Guard at ang buong Unified Command. Kinumpirma na rin mismo ng Oceangate na walang nakaligtas sa limang sakay ng Titan. At dito na nga nagtatapos ang ilang araw na paghahanap sa Titan na biglang naglaho habang pumapailalim nito sa dagat patungo sa kinaroroonan ng lumubog na barkong Titanic. Ang Titan ay may kasikipan. Meron lang itong isang toilet at wala itong maupuan. Hanggang limang katao lang ang maximum na kaya nitong isakay at kinakailangan naka-Indian seat ang mga nakaupo rito. Wala itong ibang bintana maliban sa isang porthole na matatagpuan sa pinakaharap ng Titan na siyang pinagtatanawan sa Titanic. Dahil walang GPS sa pinakailalim ng tubig, ang Titan ay nakipag-communicate sa mothership nito sa pamagitan lang ng text messages at required na may pag-communicate ang Titan every 15 minutes. Sa kaso ng Titan, ang muling communication nito sa Polar Prince na mothership nito ay 11:47 AM pa ng Sunday. Ayon sa Oceangate, hindi raw komplikado ang pag-control nito. Kumbaga, hindi raw kailangan ng marami kang skills. Para lang daw itong elevator na may pipindutin ka lang. Katunayan, operated ito gamit lang ang isang gaming controller na kaparehas ng PlayStation controller. Tapos yung controller nito ay ginagamit for wireless control. Kapag nagloko itong remote, pwede pa rin naman daw itong kontrolin sa pamamagitan ng internal hardwire system. Ang Titan ay mayroong balas na siyang nagbibigay ng bigat sa Titan para lumubog ito. Dinisenyo ang Titan na after 24 hours na ilubog ito sa tubig, ay automatic na i-release nito ang balas para umangat ang sasakyan at lumutang sa ibabaw ng karagatan. Pwede rin naman daw itong i-release manually ng crew sa loob kung sakaling magka-aberya. Ang Titan ay mayroon din sariling heater. Dahil ang temperatura sa pinakailalim ng karagatan ay sobrang lamig na parang nagyayelo, e yung heater na yun ay kaya lang nito painitin saglit ang loob ng sasakyan. Dahil obviously hindi nito kaya magpainit sa ilalim ng mahabang oras. Kaya kapag ang Titan ay nanatili ng mahabang oras sa pinakailalim ng dagat, iisa sa pwedeng maging issue ay ang hypothermia. Ang hypothermia, ito yung pwedeng mangyari sa katawan ng taong na-expose ng matagal sa sobrang lamig na temperatura na nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng init ng katawan ng tao hanggang sa unti-unti nitong papagalin ang heartbeat mo. Isa pa sa issue ng Titan ay hindi ito certified at regulated ng gobyerno. Ibig sabihin, yung pagiging safety nito at yung kakayaan nitong lumubog hanggang sa lalim na 4,000 meters ay hindi aprobado. So hindi siya garantisado. Ayon sa chairman ng Marine Technology Society na si Will Conan, halos sa 10 sasakyang pandagat lang sa buong mundo ang may kakayaang sumisid hanggang 4 na kilometro ang lalim at yung 10 na yun ay certified.
maliban sa Titan. Ibig sabihin, dahil hindi certified ang nawawalang Titan ng Oceangate Expedition, sobrang mapanganib talaga itong sakyan para sa ganitong kalalim. Si Stockton Rush, na chief executive at founder ng Oceangate, ay kasama rin sa loob ng sumabog na Titan. Siya mismo ang piloto nito. Katunayan, kinwestiyon na siya noon tungkol sa safety ng Titan. Sa interview sa kanya noong taong 2019, sabi ni Stockton Rush na ang existing submersible regulations ay puro passenger safety ang pinaprioritize, habang sarado naman daw ito pagdating sa ideya ng innovation. Sabi pa niya, totoo daw na sa loob ng 35 years ay wala pang naitalang na injury o namatay sa commercial sub-industry sa nagdaang 35 years. Dahil regulated ito, pero ang regulations daw na ito ang siyang pumipigil sa pag-innovate at paglago ng commercial sub-industry. Ayon pa kay Stockton Rush na ang salitang safety ay basura lang na maituturing. Dahil kung gusto mo raw talagang maging safe, huwag ka na raw bumangon sa kinaiigaan mo. Huwag ka nang sumakay sa kahit anong sasakyan at huwag ka na raw kumilos ng kahit ano. At kung hindi, kailangan mo raw talagang mag-take risk sa buhay. Hindi lang naman daw ang deep sea exploration ang mapanganib. Issue rin ito sa mga commercial human spaceflight. Bagamat ang US Congress ay may regulations moratorium dito, ang safety regulations ng gobyerno ay hindi nag-a-apply sa pagdisenyo ng spacecraft. Kaya nga sa mga customers nito na gustong mag-travel sa kalawakan, kailangan munang pumirma ng informed consent o waiver na tinatanggap nitong anumang panganib na pwedeng mangyari during the mission. So ganun lang din daw ang ideya sa pagsakay sa Titan patungo sa pinakailalim na bahagi ng karagatan para masilayan ang lumubog na Titanic. Ang pagsakay kasi sa Titan ay may pinipirmahan din na waiver na ang sino mang pasahero nito ay tinatanggap na ang RMS Titanic mission na ito ay maaaring magdulot ng trauma sa mga pasahero at maaari ring mauwi sa kamatayan. Kasama sa pasahero na sumabog na Titan ay ang mag-ama na sina Shahzada Dawood at ang kanyang anak na si Suleiman Dawood. Si Shahzada ay 48 years old at vice chairman ng isa sa pinakamalaking conglomerate at investment company sa Pakistan na Dawood Hercules Corporation. Ang kumpanyang ito ang nagmamanufacture ng mga chemical products sa Pakistan. Kabilang din sa mga pasahero na sumabog na Titan si Paul Henry Marguerite na 73 years old na lumaki sa France. 20 years siyang naging French Navy hanggang sa nag-retire ito sa rango ng pagiging commander. Matapos ang retirement, nag-join siya sa French Institute for Research and Exploitation Agency. Mula noon ay itinulagan na niya ang kanyang sarili sa pag-explore sa Titanic. In fact, noong 1987, isa siya sa mga nanguna sa expedition. Kakahanapin ang lumubog na Titanic. Marami na siyang isinigaw ang diving exploration. Marami na rin nakitang recovery ng iba't ibang bagay galing sa barkong Titanic. At ang pamuli sa pasahero kasama sa sumabog na Titan ay si Hermes Harding na ilalim bilang isang bilyonaryo. Siya lang naman ang presidente ng Action Aviation na kumpanyang biyasa sa pagbilit at pagbibenta ng mga aircrafts. Isa rin siyang explorer na nag-break ang iba't ibang records kabilang ng exploration sa North at South Pole. Sa mga nag-labis ang pagbibili at kalungkutan ng mga kaanak sa sinatit ng limang sakay ng Titan. Kaya magtapos na ang pag-aarap ng search at rescue team, may patuloy pa rin nagkag-investiga para mapakalap ang detalye sa nangyaring pagsabog ng Titan.